Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita? WB Millet yun. Tayo mula dito sa ating video reaction o sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa news page. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita. Nako, Palacio, PBBM sumabog sa galit. Militar, pinatawag, DND na nawagan sa taong bayan. China, managot. At yung play na natin, wala naman ito. Emergency Command Conference. Ang Pangulong Marcos kaninang umaga dito sa Pilipinas. Ang Chief Executive at Commander-in-Chief ng ating militar. Dahil na ako dito sa nangyaring matinding ginawa ng China, Chinese Coast Guard sa ating Coast Guard at mga magre-resupply. Gusto ko pong iparinig sa inyo ang opisyal na pahayag ng Malacañang tungkol dito para mismo kayo na po yung makarinig. Okay, sandali lang po at importanteng marinig ito. Wala po kay Secretary Gilberto Doro, Department of National Defense Secretary, nandun ang kanina sa command conference, sa kamara sa press conference, General Romeo Browner, Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, Secretary Anyo, National Security Advisor, Coast Guard, Navy, at mga matataas pang opisyalis ng ating pamahalaan. Pakinggan po ninyo ito, ang opisyal na pahayag ng Malacañang after command conference ng Pangulo. Galit na ang Pangulo, galit na ang military, galit na ang Department of National Defense, at may panawakan pa sila sa taong bayan. Pakinggan po ninyo ito, para sa bayan, para sa mga Pilipino, may paninindigan, may pagmamahal, at dapat magmahal. Thank you, Dora, please. Ladies and gentlemen, fellow countrymen, we have a prepared statement. The President called a special command conference this morning of the National Security and Defense Cluster in order to be briefed and to give his guidance on the latest violation by China of the sovereignty of the Republic of the Philippines. The Philippine government views the latest aggression by China as a blatant violation of international law. China has no legal right or authority to conduct law enforcement operations in our territorial waters and in our exclusive economic zone. We are taking this incident seriously at the highest levels of government. The use by China of brute force behind these ingenious facades necessitates this course of action. We called for this press conference to give you a clear and factual narrative of what transpired. The Chinese government is deliberately of what transpired. The Chinese government is deliberately obfuscating the truth. The Philippine Navy and the Philippine Coast Guard are here to give you an undistorted narration of the illegal acts of the Chinese vessels. In short, on or about 6:04 in the morning of Sunday, October the 22nd, 2023, while conducting legitimate rotation and resupply operations within the exclusive economic zone of the Philippines, Chinese Coast Guard and maritime militia vessels, in blatant violation of international law, harassed and intentionally hit Unaiza Bay 2 and Philippine Coast Guard vessel BRP Capra. This occurred within the 200-mile exclusive economic zone of the Philippines, which China has no jurisdiction, authority, or right to conduct any operations whatsoever. This is a serious escalation of the illegal activities conducted by the Chinese government in the West Philippine Sea, in complete disregard of any norm or convention of international law. Chinese Ambassador Huang Xiliang has been summoned today by Secretary Enrique Manalo of the Department of Foreign Affairs to condemn the reckless and illegal act of the Chinese government. Likewise, Philippine Ambassador to China, Jaime Flor Cruz, has been instructed to convey the same to the Chinese Ministry of Foreign Affairs. The Philippine Coast Guard has been directed to proceed swiftly with its maritime investigation in accordance with international maritime safety regulations. We acknowledge the support of our allies and like-minded nations such as the United States, Japan, Australia, Germany, Canada, the Netherlands, the United Kingdom, and the European Union in condemning China's aggression and expansionist actions. We call on our people to stand behind the government in executing our constitutional mandate to secure the national interest in the West Philippine Sea. Thank you. Pag operational matter, bawal i-discuss, bawal talahayin. Kasi national security ang pinangangalagaan niya. Narito po yan. Halimbawa, may plano na. Hindi mo pwedeng sabihin yung plano mo kasi malalaman ng kabila. Tama.
parte yan ng operational na plano. Siyempre, sa kalba na kalbawa, ito lang, para maintindihan kasi yung iba, puro daw salita, wala sa gawa. Intindihin nyo kasi, medyo itaas po ninyo ng bahagyaan level ng usapan. Huwag baduy, huwag pilosopo, huwag yung pilosopihin itong isyong ito, napakaseryoso pong problema ito ng ating bansa. Tama. Hindi ito problema lang ng Pangulo. Problema ito ng bansa. Kaya pagka ho operational matter, hindi pwedeng sabihin. At saka itong ginagawang ito, ito yung the best move. Kundinahin, ihayag ang sama ng loob at paglabag sa mga batas. Yung operational matter, hindi natin alam yun. Makikita lang natin siguro yan kung ano kayo ng plano. Diba? Ganun po. Huwag kayong masyadong magmadali, huwag kayong masyadong mapanghusga. Please lang po ang panawagan ng pamahalaan. Intindihin natin sila, suportahan natin sila. Dahil ang pinaglalaban ng Estado para sa teritory ng Pilipinas. Hindi po yan para sa kailang pamilya lang. Pamilya ng lahat ng Pilipino. Ulit-ulit namang sinasagot ni Secretary Teodoro na kinundina at kukundinahin ang international community ang nangyari dahil napagsabatas ang ginawa ng China. Intentional nga eh. Sinadya yung bangga. Although mayroon pang investigasyon, in 5 days, sabi ni Admiral at Commandant ng Coast Guard, si Admiral Taban, in 5 days, gagawa sila ng report. Susumitin sa Department of Transportation kasi yun ang boss niya, din ipapartin sa Malacanang. Kaya tinanong, para ilalabas. Siyempre, Malacanang ang mag-ugos nila kung ilalabas o hindi. Pero ilalabas siya kung anuman. Pero hindi pwedeng alam kung kailan. So yung operational matter, yung po ibig sabihin yun. Isinasaalang-alang ng Estado, kapag ka national security concern, yung operational matter, hindi pwedeng ilabas siya. Kasi malalaman ang kalaban. Yan, sinabi ko na. Malalaban ang katunggali. Ang plano, pwede ko naman sasabihin. Ikaw ba? Pag ikaw ba makikipag-boxing, magtitraining ka, ipapakita mo sa television ang training mo, hindi nakakita ng kalaban yung style mo. Diba? Ito yung si Manny Pacquiao pag lumalaban, nakatago. Off the record. Walang camera, walang video. Ang habang nag-iinsayo si Manny Pacquiao. Kasi, pag inilabas mo sa public yung inisayo, makikita ng kalaban. Di ba papagandaan? Confidential na totoo yan. Top secret. Yung mga military, may background sa military, may background sa ROTC, alam ito sinasabi ko. Kaya ako nililiwanag. Di ba ako nagagalit? Yung mga baduy, yung walang yung mapanghusga na walang alam na kung hindi mang insulto sa gobyerno at sa taong bayan, hindi nalalaman ito. Sarado ang isip nila. Yun ang dapat nating gisingin. Ha? Kasi kanina may nagsasabi, minabasa ko niyan, puro salita, wala sa gawa. Anong gusto mo, gera? Pambihira ba o? Alam mo ba kung nakipag-gera, kung ano mangyayari? Baka ikaw, atras ang, baka yung boss mo, hindi mo makakita pagka nagka-gera. Hindi po business ng Pilipino ang gera. Diba? Hanggat maaari. Kasi buhay ang nakatayo. Nakita niyo nangyari sa Israel. Gusto ba niyong gano'n? Natural hindi. Kaya dinadaan ng gobyerno sa pagkundina, paghanap ng kakampi, at tayo mga Pilipino, please lang, magkaisa po tayo. Huwag kayong tambalulos. Huwag kayong pro-China. Kasi ginagawa ng gobyerno ng lahat, hindi lang tayo makikipag-away. Kasi hindi natin negosyo. Pangalawa, wala tayong laban. Pero hindi ibig sabihin, walang laban, hanggang doon lang tayo, hindi. Kaya nga, operational matter eh. Pangin natin, di mag-abang lang tayo. Di ba sinabi ko na kayo umaga doon sa akin live? Hindi natin pwedeng pangunahan ang Estado. Kaya mula kayo na umaga, nakiramdam ako. Pinakinggan ko mabuti, pinakiramdam ako, kailan mga ginagawa. Ayan na, inilabas na nila yung kailang mga pinag-usapan. Yung operational matter of the record yan, totoo yan. Confidential yan. Confidentiality. Top secret ang operational matter. Para hindi malaman ang kalaban. Yun ang ibig sabihin. Pero yan, very serious daw. Seryosong-seryoso ang Pangulo. Kita mo kahapon na nangyari. Kanina umaga, tumawag ng Special Command Conference. Ibig sabihin, galit na yung Malacanang, seryoso na ang Malacanang, nasaktan ng Malacanang, nasaktan ng mga Pilipino, nag-usap na sila. Yung operational matter, hindi pwedeng i-reveal. Yan, naintindihan nyo? Tinutulungan ko lang ipaliwanag, hindi ako tagapagsalita ng gobyerno. Kasi meron pong talagang bukol eh. Hindi maintindihan, nangangantsaw pa kayo. Pilipino ba kayo? Tatanong lang. Pilipino ba yung mga nangangantsaw pa? Di ba pag tayo pinasok ng China, di ba pati kayo may problema, pati yung lahi nyo? Yung mga pro-China dyan, di ba biktima rin kayo? Akala ba nyo, kikilalanin kayo ng China? Na kayo itakampi niya? Hindi. Ibang ugali ng mga yan. Tama. Di ba? Eh kung yung European Union, Amerika, Canada, yung mga binagkaya ng bansa, nakisa sa atin at tinundi na ang China sa ginawang intentional na pagbangga sa mga barko. Tapos kayo, mga tayong mga Pilipino, ha? Hindi kayo sasali sa gobyerno sa pinaglalabang ito, nangangantsaw pa kayo. Huwag na kang gano'n. Magpaka-Pilipino kayo. At yan nga mga kabalita natin, yung ilang patungkol ng mga pahayag at balita dyan na kung saan, eto nga, yung nangyari nga press conference nga, at dito nga yung special press conference nga ng ating Pangulo at dito nga sa ating Secretary of Defense nga, at may mga nakakasaklaw na nga mga may katungkulan dyan sa ating hukbo na kung saan nga mga kabalita natin talagang ipinatawag ito at talagang dito nagkaroon nga ng isang pagpupulong upang nga talagang
mabigyan ng talagang sapat na aksyon na talagang galaw yung nangyari ng pagbangga sa ating barko nitong mga Chekwang to, itong mga taga-China nga, mga kabalita natin, na kung saan ito nga yung pagpapatawag ng pulong, tila nga ba may mga nabubuo ng plano, mga kabalita natin, na kung saan ito nagbigay ng ilang mga pahayag o itong press conference nga ng ating Secretary of Defense na si Gibo Chidoro, na kung saan talaga nga nilalahad dito yung pagkundina at syempre yung mga panawagan sa mga bansa na ating kaalyado na kukundinahin nga at kundinahin nga itong nangyayaring ginagawa nga nitong mga Chekwang to, yung mga hakbang na hindi tama o yung mga tila nga ba agresibo nga paggalaw ngayon ng mga Chekwa o itong China nga. Na dito nga talagang yung nagkaroon ng operational matter nga. Kung saan ito yung mga nagiging tugon at syempre yung ginawa nga nilang operational matter nga dito nga ng ating mga hukbo o yung ating mga tagapag-protekta sa ating mga nasasakupan ito. Talaga may mga ilang mga hakbang na talagang hindi pa pwede nga ipahayag sa publiko at baka nga malaman ng mga kalaban o yung ating mga katunggali nga dyan sa West Philippine Sea talagang ito nga kanilang mga napagmitingan o napag-usapan talagang para sa proteksyon at syempre para sa ating teritoryo o sa soberanya nga. Na dito nga talagang yung mga nagiging hakbang ngayon ng mga Chekwang to patungo nga sa tila nga ba hindi magandang aksyon na nais nilang gawin dyan sa West Philippine Sea. Kaya ito, gumagawa ng mga plano at mga taktika ngayon ng ating gobyerno o yung ating bansa para labanan na talagang pigilin o talagang maharang yung mga pagnanais nitong mga Chekwang to na tuluyan nilang kunin at sakupin yung West Philippine Sea nga. Dahil nga sa kanilang mga mapanganib na aksyon na gaya na lamang ng pagbangga sa ating barko nga. At dito nga tila nga ba mga kabalita natin na ito yung nagiging tugon ng ating gobyerno ngayon. No? Ito nga ating hukbo dyan sa West Philippine Sea, ang operational matter nila na sila-sila lang muna talaga ang nakakaalam nito at sila-sila lang muna ang gagalaw sa pamagitan nga ng kanilang napag-usapan dyan. At dito nga talagang hayaan na lang muna natin kung anong magiging hakbang o anong magiging tugon ng ating bansa laban dito sa ginagawa nga ng itong mga Chekwang to na mapang-abuso at mapang-api dyan sa West Philippine Sea nga, na kung saan alam naman natin na talagang ito nga ginagawa ng ating gobyerno para sa ating bansa at nais lamang na maprotektahan at masunod yung batas dyan sa West Philippine Sea, na kung saan ito nga ang ginagawa nga ngayon na tila nga ba pinaparating syempre sa ating mga kaalyado at sa buong mundo yung ginagawa nga nitong mga Chekwang to upang ito siguro yung talagang gumawa rin ng hakbang o ito rin yung magbigay sa atin ng tulong kung anong magandang pwedeng gawin dyan sa West Philippine Sea. Na kung saan sigurado at sigurado natin talagang sasama itong mga bansang nais tumulong o magbigay ng suporta at nang talagang ipagkundina laban dito sa mga Chekwang to o dito nga sa China. Na kung saan ito ngayon ang nagiging pananggalang natin dito sa mga Chekwang to, no, mga kabalita natin, mabuti na lamang talaga may mga kaalyado tayo na talagang nandiyan dyan sa sandaling may gawin ng kakaiba itong mga Chekwang to sa ating mga barko at atakihin ito talagang meron tayong masasandalan, meron sa ating nakasuportang mga bansa na mga kaalyado natin talagang magbibigay ng tulong at syempre magbibigay nga ng suporta laban dito nga sa mga Chekwang to na mapang-abuso talaga dyan sa West Philippine Sea. At dito nga talagang yung ginagawa nga ngayon ng ating bansa o itong ating gobyerno at syempre ng ating hukbo dyan sa West Philippine Sea talagang dinadaan sa magandang usapan o tila nga ba mapayapang paraan pa rin. Kung saan ito nga ginagawa nga ng ating gobyerno o ng ating hukbo dyan sa West Philippine Sea dinadaan pa rin sa mga magandang usapan at syempre sa mapayapang paraan at sa maayos nga na direksyon na tahak ng ating nagiging pagkundina dyan sa ginagawa nga ng mga Chekwang to, na kung saan siyempre gagamitan ng kautakan na talagang kung magulang itong Chekwa talagang gagamitan din ng gulang ng pagka-Pilipino itong gagawin ngayong hakbang laban dito sa mga Chekwang to, mapang-abuso at talaga mapang-api dyan sa West Philippine Sea. At dito nga talagang abangan na lang natin yung talagang magiging hakbang o magiging tugon ng ating bansa dito nga sa ginawa ng mga Chekwang to sa pagbangga nga itong mga barko nga ng China sa ating mga barko nga, mga kabalita natin.
At talagang alam naman natin na hindi papayag yung ating Pangulong Marcos at siyempre yung ating Secretary of Defense sa ginawa ng mga checkpoint yan. Na talagang may nabubuong plano o may mga plano na nga nakalatag ukol nga dyan, mga kabalita natin. At yan ang dapat na lamang natin abangan, no, mga kabalita natin, sapagkat nga hindi pa nila pwedeng i-reveal o sabihin nga sa publiko ito, mga kabalita natin. At yung iba pang mga patungkol, mga pahayag at balita dyan. At kayo na lang bahala magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa NewsPH. Subscribe kayo dyan, mga kabalita. At yan, mga kabalita, ito po na yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.